Mayigit 200 barangay sa bansa ang may aktibong kaso ng African swine fever batay sa datos ng Department of Agriculture. At dahil dito, iniutos na ng DA ang emergency procurement ng 10,000 bakuna laban sa ASF. Saksi si Marie Zumali. Sa pangangalakal muna ng mga bote at bakal, umaasa ngayon ang pagkakakitaan si Michael. Nagkandamatay kasi ang nasa 100 alagang baboy niya sa Lobo, Batangas. Hindi na raw nila nakumpirma kung African swine fever o ASF ang ikinasawi ng 9 na inahing baboy na malapit na raw sanang manganak dahil hindi na nila ito naipatest. Yan lang ang inaasahan ko sa aking mga bata na pagpasok sa aking nagka-college. Ngayon, wala na ako. Wala. Ayon sa Department of Agriculture, mahigit 1 linggo pa lang ang buwan ng Agosto, pero umakyat na sa 251 na barangay sa buong bansa ang may aktibong kaso na ng ASF kumpara sa 150 lang nitong Hulyo. Sa Zamboanga, kung saan 3 barangay ang may ASF cases, nag-disinfect na ang mga otoridad sa ilang katayan. Dito nga sa Batangas, na 10% ng kabuuang hog population sa bansa, may 7 bayan at 1 lungsod ng tinamaan ng ASF. Gaya ng Lobo at Calataga na nagdeklara na kamakailan ng state of calamity. Paglilinaw ng DA, hindi naman nahahawa o nalilipat ang sakit mula baboy sa tao. Pero yung tao, carrier ng virus. Meaning, kunwari, pumunta nga siya doon sa infected zone, yung damit niya, nadikitan ng infected na baboy. So yung virus nasa damit niya. At pag dumikit sa damit niya yung baboy na walang ASF, so pwede siya magkaroon ng ASF. Pwedeng mamalanghap. Ipinag-utos na ni Agriculture Secretary Francisco T. Laurel Jr. ang emergency procurement ng 10,000 bakuna para sa ASF para matugunan ang outbreak sa Batangas na inaasahan makukuha sa loob ng 2 linggo kasabay ng pakikipag-ugnayan naman sa mga pulis at militar para mapaigting ang border control at checkpoints. Ang bibilhing bakuna, kabilang sa 650,000 na bakunang planong bilhin ng pamahalaan sa pamamagitan ng regular procurement at inaasahang magagamit ngayong third quarter. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.